Good morning, good afternoon, good evening, or whatever time you are watching this video. I'm Maxine Loya Naval, your future architect. For those who still don't know me, I'm Maxine Loyola Naval, a graduating student from the Polytechnic University of the Philippines, Manila. So, namiss kong gawin ang mga video ito dahil ngayon ay isa na naman pong reaction video. So, dahil nga, recently, marami akong nakikita ng mga architecture students na yung mga violent reaction. Dahil nga dito. Today, I will be reacting to Tony Fowler's Toro de Palacio. So, meron ako mga nakita ang comments, mukha daw munisipyo, hindi daw na-achieve masyado yung classical architecture Kemmerlou. Let's see kung ano nga ba ang meron sa Toro de Palacio. So, ayan yung kanyang facade. And ito yung mga pet peeves ko, guys, when it comes to designing. So, para sa akin, in my eyes, as an architecture student, parang ano siya, weird. Alam niyo yung parang bahay na dinodrawing natin mga bata tayo, yung basic na may pintuan, tapos may bintana ng apat. So, parang ganun yung nakakita kong impression sa facade. And for me, yes. So, sorry guys, please don't get offended by this. So, I understand naman na binili nilang din nila yung bahay and existing siya. So, kung sino man po yung architect. So, pasensya na. This is just a personal preference. So, parang hindi niya na-achieve yung pagiging classical look ng bahay. And parang very awkward talaga itong sa part ng pintuan na biglang may blank na ano. Parang nakakabitin siyang tingnan. Pero, I like the columns. Though, ang isa ko pa ang commentary when it comes to the facade is parang bitin sa bintana, so parang very minimal siya tingnan. And it could have been better kung mas open yung design, mas breathable. So halimbawa may balcony, kahit magamit man lang yung harap, diba? So imagine mo may balcony ka, tapos nakatingin ka sa labas ng bahay. But pwedeng may reason din siguro yung architect kung bakit naging ganito. Kasi pwedeng, number one, pwedeng ang dahilan kung bakit minimal lang yung window sa harapan is because of the solar heat gain. So, malay natin, hindi ko naman alam location ng bahay, kung halimbawang nakaharap sa west yung bahay, understandable naman kung ganyang kaliit yung mga windows. Pero to be honest, nabibitin talaga ako sa facade niya. Parang still need something eh, para mas aesthetically pleasing siya. Pero ayun nga guys, aside from those, going back sa solar heat gain, yan yung isa sa mga problem naman ng mga ibang architects. So, kasi nga, ang uso ngayon sa contemporary or modern architecture is yung mas open yung design. So, the larger the windows, may mga clerestory. Ano nga ba yung clerestory? So, yan yung mga windows sa upper portion ng iyong bahay. And kadalasan, ang isang problem nga kapag may mga ganyan na masyadong malaki openings is mas nage-enable ng solar heat gain. Meaning, mas mainit siya, mas nagwe-welcome siya ng mas maraming init. So, yun na nga, hindi ko rin alam kung ano location nito, but there must be a reason for this. Kung mapapansin natin is yung carport ay malaki, malaki yung kanyang harap ha. Maganda yung setback niya and parang mga ano siguro, 3 to 4 cars kakasya dito. So, good point doon. Malaki yung kanyang harap and pwede pa siyang lagyan ng garden, ng landscaping, and marami siyang ma-accommodate na bisita.
So, ayan guys, kung makikita natin, meron tayong tinatawag na Corinthian column dyan sa harap na yan. So, yung apat na columns ay tinatawag na Corinthian column from the Greek order. So, ang Corinthian column ay isa sa mga pinaka-ornate or pinaka-decorative na column sa Greek order. And sa column na ito, meron tayong tinatawag na part. So, ayan, yung base, yung pinaka-ilalim niya. So, next is, yung pinaka-body is called the shaft. And yung may mga pinaka-ornate na part is called the capital. So, kung mapapansin nyo, pinaka-ornate na part sa capital ay parang may mga dahon-dahon siya. That's because yung design na yan or ornamentation na yan is derived from the acanthus leaf. So, once again, ayan ang Corinthian column. So, ayan guys, kung makikita natin is parang mas marami talagang columns din sa loob. So, more columns sa loob, mas classical din yung feel niya. And napansin ko, parang ayan nun, dami niyang mga ornamentation, mga moldings. So, parang based talaga sa classical architecture. Oh, so yung palang ano... Yung palang apat na window, yung dalawa ay for the ano lang siya. High ceiling pala siya. Ay, bet ko to. Bet ko tong stair. So, maganda yung placement ng stair. So, parang nangyari siya yung naging focal point ng bahay. So, kung magpapasok mo pa lang, mayroon ka na nakabidang very elegant looking na stairs. So, once again, nababanggit ko to palagi sa vlog. So, ang tawag dyan is balustrade, yung mismong railings niya. So, balustrade. So, kapag isang piraso lang naman or one piece of the balustrade, ang tawag naman doon ay baluster. So, kung mapapansin natin is malaki talaga yung space and very high ceiling siya. So, I assume na siguro yung unang gumawa or unang tumira sa bahay na to intended yung space para sa mga bisita. Siguro marami siya magbisita. So, ano yun eh, mas comfortable kasi yon kapag, take note guys, when you are designing, kapag mas marami yung titira or mas marami yung gagamit ng space, the more occupants, syempre, mas comfortable siya if the higher the ceiling. So, kung mag-stick ka lang sa conventional na 2.7 or 2.4 meters, so take note, meron tayong minimum ceiling height ha. So, sa minimum ceiling height, 2.4 meters naman siya kapag artificial ventilation. Meaning, kapag artificial ventilation, yan yung gumagamit ng aircon and ng electric fan. 2.7 meters naman yung minimum ceiling height when it comes to rooms with natural ventilation. So, ayan. Malaki pala talaga yung space. Pwede ka na magsayo-sayo at mag-TikTok. Napakalaki yung space. Pwede kang gumawa ng dance number. Yan. So, kung makikita natin, meron din siyang tinatawag na floor-mounted aircon. And, as per research, tumingin ako ng mga specs ng mga iba-ibang floor-mounted aircon. And, yung pala, kapag ganitong type ng aircon is pwede siyang umabot ng 25 meters yung airflow distance niya. So, ibig sabihin, that's about the size of a basketball court. And, understandable na gumamit ng ganito sa bahay kasi napakalaki ng bahay and very high, super high ceiling siya. So, kaya naman ang ginamit siguro dito ay floor-mounted aircon. So, yan. Kung mapapansin natin is napakaraming grills. So, parang may grills installed sa loob ng bahay. And speaking of fire safety, bibigay ako ng tips about installing grills in your home. So, make sure kung maglalagay kayo ng mga grills ay ito ay operable. Kadalasan kasi sa mga Filipino household, gaya dito sa bahay namin, is may mga grills yung mga sliding window. Kasi nga, pwedeng manakawan, madaling makapasok magnanakaw. But we have to make sure na operable siya. Okay rin yun, operable from the inside or detachable. Para when it comes to fire safety, magkaroon ng sunog, magkakaroon ka ng mga alternative routes or alternative points of exit, so or points of egress. So, para nga sa gayon ay hindi ka matrap sa loob ng bahay. Meron kasi akong napanood dati sa balita, sad to say, hindi sila nakasurvive. So, ang nangyari dun sa mag-ina na binalita is hindi na sila nakalabas dahil nga fixed yung grill. So, ayun, sad to say, they did not make it.
So, yan. Speaking of fire safety, make sure na kapag mag-install ka ng grills, it's detachable or operable. So, ayan. Napakaraming mga architectural relief. So, ano nga ba yung architectural relief? Ito yung mga iba-ibang sculptures pwedeng sa wood. Makikita mo rin sa moldings ng bahay. Yan yung mga pinaka-ornate parts ng isang bahay. So, kapag architectural relief, pwede siyang mga patterns derived from living things. Pwede rin siyang nagde-depict ng isang scene from the history. And marami pang types ng mga architectural relief. So, yan. Napansin ko pala dito sa second floor na bitin ako. So, I understand na hindi na nila pinakita yung mga personal rooms nila dahil may kanya-kanyang vlog na. I think this could have been better kung mas malaki yung area or mas wide yung part na yan. Para sa gayon, hindi magkakaroon ng traffic since maraming tao sa bahay, hindi magsisiksikan sa may hagdan. And parang ano siya, since high ceiling siya, so kung mapapansin nyo rin, parang may mga blank na walls. So, since i-re-renovate pa naman nila yung bahay, it would be better kung magkakaroon ng mga painting. So, since wala pa nga siyang laman, so mahirap pa siya i-visualize. Ayan, that's it for the video. So, personally, ko i-re-rate ko, yan palang hindi ko nagawa sa mga past reaction videos ko. Hindi ko nabigyan ng rating yung mga bahay na pinag-reactan ko. So, nakailang reaction video na ba ako? Para mga more than 3? So, ano nga ba ang rating ko sa bahay na ito sa Toro de Palacio ni Tony Fowler? Yes, 6 over 10 lang ang rating ko. I think it could have been better and feeling ko dahil i-renovate pa naman to, sana mas maging okay yung bahay. Sayang itong mga high ceiling, masyadong mataas yung ceiling and actually, depende naman yun sa preferences ng user. Pero kung ako siguro, parang maganda sana kung may family area pa sa taas or parang may mezzanine pa sana. So, yun yung aking mga personal preferences kung i-improve tong bahay na ito. So, ayan guys, that's it for the reaction video. So, thank you for listening. Sana marami kayo natutunan. And thank you for watching this video. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe to this channel. And this is Maxine, always keep on saying, trust the process and keep the passion burning. Bye! So, shout out ulit, guy! House of CJD kay Mamshi Amber for this chocolate chip cookie earrings. Bye-bye!